Ano ba yan? Kakabili ko lang nito, basag na naman. Ito pa. Pwede namang hindi na bundulin. Ang ganyan. Ito mo, nabasag pa tuloy. Mga to, naglalakad na lang. Binihirap eh. Hi mga Lods! Magandang magandang umaga at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga Lods, dahil pinapanood nyo yung video na to, malamang nabasa nyo na yung title. At tama po, aalisin ko na ang ating mga sulcata tortoise sa ating bahay, sa ating facility. So ayun, so si Antea sa si Atlas yung ating aalisin. Kasama na rin yung mga ibang mga tortoise pa. So ayan si Antea. Nakakalungkot kasi 10 years old na si Antea sa atin at si Atlas naman ay 8 years old. Uy, ano yan? So, ayun mga Lods, samahan nyo ako kasi aalisin na natin sila at ibibigay ko siya sa isa sa mga kaibigan natin. So, alam kong maaalagaan naman siya doon at mamahalin siya ng pagmamahali ko rin. So mga Lods, tara, samahan nyo ako. Grabe, ang bigat! Isa pa! Okay! Yung maliliit naman. Si Armani. Ako hindi yata kasha. Si Crane. Ah, maka-crane. Saka si Iris. Ano si Iris? Ayun, yun. Kasha kayo, saglit lang ha. Saglit lang naman yan. So ayun mga Lods, nandito na tayo sa... Wait, kung may humps. So nandito na tayo sa mamahaling subdivision. So wait lang. And ito yung mamahaling subdivision eh. Mga mayayaman lang yung nakatira. So dito natin ilalagak yung ating mga alagang sulcata tortoise. For sure akong maalagaan siya rito. Ang daming damo. Sana all maraming damo. Ayan. So, ang gaganda ng bahay dito mga Lods. Ayan, dito tayo. Sa street na to. Daming puno. Tahimik. So, ayan mga Lods. Andito na tayo. So, the doorbell lang tayo. Tagal, kanina pa tayo nag-doorbell ah. Hi! So yan mga Lods, ang pagbibigyan natin ng tortoise natin. So wala. Nagsimula na rin ako mag-vlog kanina pa kayo. Ayun, so alam niyo na kung kanina natin bibigay ating mga sulcata tortoise. Bigay ah, bigay. Bigay. So ito na siya, tingnan natin sa likod. Boom! So yung dalawang malaki, andun yung mga maliliit. So, Tito Jules, ikaw na bahala. So, ikaw na magbuhat. Ang bigat naman ito. Ay, nakilalagay ako dun sa ice.
Agung yan? Yes! Meron po. Kaya po ba yung may-ari? Nakatabi po kayong zoo. Talaga? Sabi ko nga sir, hindi niya pa nakikita yung alaga mong ano eh. Permit python. So ayun mga lods, kakalapag lang natin kay Antea sa kay Atlas. Kumakain agad sila ng ano yung kinakain? Bakata ito ah. Ah hindi, okay, kumakain ng dried leaves at damo. So marami silang makakain dito mga lods. Ayun, si Tito Jules. Makakain nila lahat to. Ayan. Ayan. Nandito na tayo kay Tito Jules, Tito Jules Reptiles. At sa kanya magandang facility, ang daming dahon. So ayun, enjoy na yung mga sulcata turtles natin. At syempre, dumating tayo rito ng lunchtime. Ano kaya hinanda ni Tito Jules na pagkain para sa atin? Dahon. Dahon. Nice. Ayun o. Ayun mga lod, syempre. Keme lang yung pamimigay ko, si Atlas. Ano Keme? Akin na talaga yan. So yun, dito na siya kay Tito Jules. At sa napakaganda nilang Tito Jules facility. Wow, facility. Facility. Kasi. Uy, ano ba? Kakat. Ano ba mga lods? Na first time nag-meet ni Antea, ni Atlas, at ni Maggie. First time nga, punta nga si Maggie. Yan. So... Ha? Si Maggie, yung male sulcata turtles ni Tito Jules. Kung makikita niyo yung size difference nila. So, malaki si Atlas saka si Antea kasi mas matanda to. So, ilan taon na si Maggie? 4. Si Atlas ay 8 years old at si Antea naman ay 10. So, wow. Ang ganda na tingnan pag marami, no? Ayun mga lods, nalingat lang ako saglit, hindi ko na mahanap yung mga malilit na tortoise. So, na ito kanina si Aries. Ayun, yun, totoo. Yun, nagtago na siya sa mga pile of leaves. Ang galing oh, ngayon ko lang siya nakita ng ganyan. Kasi dito may damo eh. Sa amin wala. Saka si Crane, asa na si Crane? Ayun, si Crane. Ang galing oh. So, kumakain na rin siya ng mga damo. Grabe, dito yata makakaranas ng pagkabusog ang ating mga tortoise. So, nilagay na rin ni Tito Jules ang kanyang mga redfoot tortoise. Ang ganda, oh. Sa kanila, linis, no? Kintab sa akin, ng puro alikabok. Yan. So, ayun mga lods. Ang totoo niyan, ililipat na ang ZNB facility dito sa QC sa Tito Jules Reptiles Facility. As mga lods, nakakain na rin ang damo. Ulit si Antea at saka si Atlas. Ang tagal na nilang di nakakain ang damo. Grabe. Dito lang pala. Ayun mga lods, nandito na ulit tayo sa facility at syempre magpapa-landscape na tayo habang wala rito yung mga turtles natin. Nag-message na rin ako sa mga kaibigan natin sa Lianas Garden kay Sir Louis Pangan para makater na yung pangangailangan natin dito. Nagbigay lang ako ng budget at yung kung para saan, so sila daw ang bahala at magde-deliver na sila ng materials at mga halaman ngayon. So tara mga lods, antayin na natin sila. Bate.
Ano pa sa kabila? Gitara yan. So ayun mga lods, naubos na yung mga pwedeng masira ng mga turtles natin. So nagpagawa tayo ng bagong landscape para may marami silang masira ulit. So ayan, so napakaganda ng turtles din natin. So sana ma-maintain na natin, mag-grow yung mga grass. Kasi 6 years na rin nung huli nagkaroon ng grass tong garden na to. Kasi hindi na tumubo dahil sa ating mga turtles. So ayun mga lods, sana ma-maintain natin, sana hindi ubusin ng mga pagong. Pero okay na yata sila kaila Tito Jules, dun muna sila mag-ubos ng damo. At patubuin lang natin muna to. So ayun mga lods, maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na to. Yun lang, paalam!